Bakit mo gustong magpunta sa Amerika? What's up guys? Kamusta? So today, kadugtong to ng kadugtong to ng last vlog. Pero pinutol ko lang kasi nga baka masyado ng mahaba. And then nakita nyo naman na tayo ay nag-aerate nung lawn. Sa harap yung sa likod siguro sa susunod na kasi hindi ko kaya guys. Pagod na pagod ako. Pero no joke, gumaan ako ha ng ilang pounds. Yan. Ngayon, papakita ko sa inyo tayo ay magsi-seed na ng grass. So ito na yung seed. Grass seed yan. Seeds up to 6,000 square foot. Kasa na to para sa harap. Sa likod, kung kulang, bibili na ng toilet. Madali na naman siya gamitin. Talagang apply na kagad. And then, we're gonna use... by the way, ito, nabili ko to sa Costco. Pero available sa kahit saan. Sa Walmart, everywhere, syempre. Alam nyo naman yun, sa mga nandito. Gagamit tayo ng seed spreader para even yung pag... ng seed, syempre. And then, i-rake natin after i-rake. Para yun nga, yung seed bumaba dun sa soil. And then yun, everyday na natin siya. Hiningal ako. Anto everyday na natin sa tutubigan. I mean didiligan. Bakit ako? Ano ba yan? Kakatapos ko lang makipag-video call sa aking mga pinsan sa Pilipinas. Aww. So, tayo ay gagawin muna. Today's Saturday. Kailan yung mapapanood to? Baka next Saturday. Ay, hindi, baka sa Wednesday pala. So, sa mga ilang napunta dito sa channel na to, guys. Welcome to my channel. Ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So, I make different videos about my journey here. So, yun nga, Filipino living the America dream, buhay America. So, please subscribe to this channel. Click the notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. So, simulan na natin ang ating... Tapos yun pala, by the way, nag-ano tayo. Sumasagot tayo sa mga comments sa latest video. Ganon. So, kung may mga tanong kayo about... ganyan, parang mga yung work dito, yung buhay dito, or anything under the sun. Something na gusto nyo malaman. Pwedeng about life, hingi kayo advice, about me, mga ganon. So ayun, nabuksan natin itong seed spreader. So ito siya, actually hindi ako marunong gumamit. Ginugit ni YouTube ko lang. Tapos meron siyang settings na kung gaano karami yata yung i-spread niyang seeds. Tapos dyan lalagay seeds. And then, iikot ko siyang ganyan. Bakit color blue? Ano? Ganito pala itsura ng seeds. Color blue? I didn't know. So, tayo ngayon. Mag-seed. So, ayan na nga. Ang weird talaga ng blue na grass seed. Ayan. So, tapos ko na i-spread yung seed. Gamit kayo seed spreader. Tapos ngayon, sabi kasi, bago daw diligan, i-rake daw. Hindi man ako marunong paano mag-rake kasi dumidikit sa lupa yung o baka gaganon-ganonin lang. Para daw yung seed nga is maging intact or mag-touch sa soil. Kasi syempre nung in-seed spreader ko lang siya. Nasa taas lang siguro siya ng mga damo. Para bumaba siguro. Ayan, ganyan. Oh, ganito. Hindi ako marunong. Joke. Grabe. Hindi sigat na araw. Anyway, patapos na ako. Tapos na ako mag-rake. Na-realize ko lang meron kaming mulch. Ito yung mulch, guys. Para siyang mga wood chips. Chips, wood. Chichiria pala, wood clips. Yan. Para sa siya. Ipapatong mo siya sa soil. Inano ko na rin pala 'to, yung parang dinig ko na para maluwag yung soil, para makahinga yung halaman. Ito yung mga ganyan, mga mulch yan, guys. So yung mulch is para nga para daw sa moisture, 'di ba? Para every time nag-water ka, siya yung magkikip ng moisture. Para buhay na buhay ang halaman. Kaya pala ganun yung mga halaman dito. Kasi hindi mo kami magmamalcha sa Pilipinas. So ayan. Magmamalcha ako. Ipapatong lang sa dyan. Yan, magmamalcha yan guys. On top of the soil. Pero luma na kasi yan. So papatungan ko lang ulit.
So ayan, nalagay ko na yung mga mulch. Bilang sobrang tirik pa ng araw, mas hindi yata advisable magdilig ng ganito kasi pag nabasa tapos grabe yung tindi na sikat ng araw, parang masusunog yata yung, lalo silang mamamatay, I mean. So mamaya na lang. Hey, what's up guys? Kakatapos lang ng work. So today, gagawin ko naman yung backyard namin. Tapos makikita nyo na today yung ano namin, yung fence. Same thing, iaano ko, i-aerate ko today yung grass. Tapos mag-seed tayo. Mabilis lang yun. So ayan, papakita ko sa inyo, ayan na yung fence namin, o di po nga. Maganda tingnan, at ngayon at least medyo may privacy na. So ayan, hanggang dito siya. Ayan, di ba? Okay. Tapos ngayon, mag-aano tayo, irit ulit. Sana malambot-lambot pa yung lupa kasi umulan kanina, para mabilis tayo matapos. Kasi nung last time, sobrang tuyo nung lupa, hindi ako matapos. Grabe, para ako aatakin. Anyway, tara, nandami sat-sat. Bago pa lang lahat, kunin ko muna tong basurahan. Kasi ano, tapos na nag-garbage collection kanina. Kaya, iyan na natin. And guys, nasuot ko na yung ano, wala energy, no, grabe pagod ko sa work. Nasuot ko na ulit tong pang aerate na sapatos. Sapatos or sandals. Kasi ito medyo malambot yung lupa ngayon. Salamat naman ako kasi last time grabe. Grabe yung pwersa ko. So ngayon bibilisan lang natin kasi gusto ko na mag PlayStation. Parang tigas, alo, grabe, parang hirap ngayon kasi parang ano, parang putik na, ang dami reklamo eh, no? Okay, bilisan lang natin. Ganun-ganun lang, para matapos agad. Ganyan. Tapos kasi after nito, ano yan, after nito, magsiseed tayo. Yun nga, ng grass seeds ulit, para, yun, maging green na siya ulit lahat. Kasi grabe, tignan mo naman, patay sila lahat. So again, ito, nag-i-airy tayo para maganda yung airflow, at para kapag nagdilig tayo, maganda yung distribution ng tubig sa lupa. Nox. So ayan, hindi ko lang kung narinig niyo ako, pero ayan, ito yung fence namin. Paikot. Ayan, lahat yan siya. Pakita ko pa kanina. Sorry, dami ko sa'yo sabi. So ayan. Pero after nito, isang ikot ulit, pero iba naman yung gagawin ko. Bunutin natin yung mga, tawag dito, bubunutin ko yung mga weed. Kasi never ko pa nabunod yung mga weed dito. Gaya nyo, pakita ko sa inyo. Ngayon, no, yung ganyan. So, kunin natin yan. May isa pang klase ng weed. Wait, pakita ko. Itong crab weed ba tawag dito? Ito yun. Ayan. So, isa-isay natin. So, ayan, mga ganyan. Ayan, tapos na. So, ano naman tayo? Anong tawag dito? Kunin natin yung mga weed. Ikot lang. Ganyan. Kapagod to, ha. Ang mahirap pa kasi kapit na kapit siya sa ano, sa lupa. Ayan. Normal pala to. Akala ko kasi dahil hindi ko na maintain ganyan. Pero yun pala kasi, weed season din naman. Pero sabi ko sa nung kapitbahay ko, bunutin daw. Kasi nga kumakalat siya. Kaya ayan, binubunot ko na. Ganyan, no? Ayun, hindi pa nakakalay, pero ang dami ko na nakuha.
Hi guys, it's Vince. Welcome back to my channel. So kung bago ka sa channel na to, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So I create videos about my journey here. Yun nga yung mga buhay Amerika. So Filipino living the American dream. So kung ganun yung mga content na gusto mo, or kahit hindi, sana masuportahan mo tong channel na to, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may bago akong upload. So simulan na natin ang mga tanong from the latest video. Arnel Bakuli, always watching your videos, Kuya. Vince here from Taiwan. Uy, Epor! Pa-shoutout na rin, Kuya. Shoutout to Arnel Bakuli. Taas mo na. Stay safe and healthy. God bless you exceedingly and abundantly. No, Hakspel. Hashtag more videos. Thanks, Arnel Bakuli. Then may isa pa siya, Kuya Vince. Plan ko po kasi mag-cross-country. Just wanna know po if meron po bang door opportunity para po sa mga factory worker or machine operator. It's me again, Arnel from Taiwan. So Arnel, definitely merong mga opportunities for factory worker or machine operator. Pero yung sinasabi mong cross country, parang narinig ko na yan before eh. Yung ba yung ano, yung parang paano ba yung magtuturist ka tapos maghanap ka ng work? Kung yun yung pinaplano mo, wag mong gagawin dito yun sa Amerika. Well actually, wag mong gagawin yung sa kahit na anong bansa kasi when you're on a tourist visa, ang main purpose is to tour. Kaya nga tourist visa. Pleasure, vacation, ganyan. Kung gusto mo mag-work dito, meron namang ways. Kung merong agency sa Pinas, tapos magpe-petition papunta dito sa US na mga workers, or kung hindi petition, or dyan nga sa Taiwan, kung merong agency dyan na nagpe-petition, yun nga, immigrant visa papunta dito sa US, or kung hindi naman immigrant visa, yung working visa para sa factory worker or machine operator, okay. Kasi nung narinig ko, nung nabasa ko tong parang cross-country, parang medyo, for me, parang iba yung intindi ko eh. Pero correct me if I'm wrong, kung ganun yung iniisip mo, wag mo itutuloy yun. Kasi, ayun, wag ganun. So, kung merong viewer ngayon na may idea na nasa Taiwan, tapos para makapunta dito sa US, please comment down below. Matutulungan natin si Arnel Bakuni. Next is GMD. Paps, watching here from Jeddah. Nag-PM pala ako sa'yo sa Instagram. May tanong ako. God bless, Paps. More videos upload pa. Uy, sa mga nagdi-DM sa akin sa Instagram, sasagutin ko kayong lahat. Sorry, medyo naiipon pa din siya. Pero, ayun, salamat sa magtatanong. Iisa-isahin ko pa rin yun. Hindi pa ako tapos. Sige, titignan ko yung ano mo, yung DM mo sa Instagram. Pero, sana natanong mo na dito para sagot ko na agad na una ko pa itong tignan. Kasi mas una ko nababasa yung mga comments dito sa YouTube. Kasi nga, syempre, pala, regular ako nagbablog. Taga Jeddah ka pala. Hello sa mga kababayan natin dyan sa Jeddah. At hello pala sa mga kababayan natin sa Taiwan. Yan. Going back sa Jeddah. Alam mo ba? Konting kaalaman. Naks. Nung ako ay 4 yata ako. 4 years old ako. 1 year kaming tumira sa Jeddah. Jeddah mismo. Kasi dyan nag-work yung AirPods ko dati nung bata ako. So tumira kami dyan ng 1 year. Ganon. Alam ko yan. Yung mga lugar dyan. Kalo mo naman. Pero nare-recall ko pa rin yung mga ganap before. Medyo matandain ako nung bata pa. Kasi, naalala ko, share ko lang nga. Kayo ba, matandain din kayo? Kasi, meron ako mga tropa. Pag nag-ganyan doon kami bata, nung mga bata pa, ganyan. Sila, hindi nila natatandaan karamihan. Ako, natatandaan ko pa yung kabataan ko. I don't know, pero, kayo ba? So, yun. Galing ako, Jeddah. Gebski, thank you sa tips ko. Yeah, Vince, hulog ka ng langit. Worth it, panoorin every single vlogs mo. I will tell my friends to check out your channel. Uy, thank you. Please. Nakaka-amaze lang isipin na ang laki pala talaga magpasaw dyan sa US compared dito sa Pinas. So malaki siya kasi ikaw pag ginonvert mo into peso, malaki talaga siya. Kaya ganun. Pero isipin mo na lang, dito parang normal lang siya. Kasi ano eh, dollars din yung bilihin dito, hindi man peso eh. Siguro kapag, let's say, nagbakasyon kami sa Pilipinas or sa ibang mga bansa na malaki yung palitan ng dollars, may enjoy namin yung value ng pera kasi maraming mararating, di ba? Ganun naman yun eh. Pag nagpapadala tayong pera sa Pilipinas, ang laki ng conversion, tas marami talaga mararating yung pera. Pero kami mga nandito, parang normal lang din siya. So, yun. Next is Kyle Martin Montejo. Kuya Vince, nag-apply po ako sa isang church bilang youth pastor. Any suggestion po kung ano po magandang sagot sa tanong na, bakit mo gustong magpunta sa Amerika? And ano po ba steps ko po para visa ko po is R1? So R1 is yung temporary non-immigrant religious worker. Tama, di ba? Una, bakit mo gusto magpunta na Amerika? So madali lang yan sagutin kapag R1 yung visa na a-applyan mo. Kasi yung R1, yan nga yung mga temporary religious worker na visa, non-immigrant siya. Para makapag-apply ka niyan, ano ba, ayun yung next tanong mo, di ba? Yung steps mo.
So para makapag-apply ka niyan, kailangan mo nang may magfa-file sa'yo ng petition, which is yung employer. So kailangan religious organization siya. Siya yung magfa-file sa'yo ng I-129, na-research ko na siya, ng I-129. Tapos kalakip nun is yun nga yung eligibility mo, bakit ka nila i-petition. Yung para sa mga nurses din, kinaibahan lang yung type ng visa. So yung eligibility mo, tapos yung financial support, yung financial capability na i-petition ka nga ng employer mo, ganun. So wala sa'yo yun, nasa employer mo na responsibility yun. So after ma-file ng petition, mag-fill up ka ng DS-160 form na downloadable yun, application form yun para sa visa. Tapos after nun, magbabayad ka ng visa fee. Parang yung sa tourist visa lang din na steps actually. Kinaibahan lang, wala yung petition. Kasi syempre sa tourist visa, hindi mo makailangan ng petition. Pero dito yung file ng petition, fill in DS-160 form, then pay the fees. Tapos mag-schedule ka ng interview, and then prepare yung mga documents needed. And then lastly, attend the interview ka. So going back to your question, bakit mo gustong pumunta ng Amerika? Siyempre, kapag nandun ka na sa interview, sasabihin mo, gusto mo pumunta ng Amerika kasi you will work for this company, yung sa religious organization na yun. Kasi bago ka nga pumunta sa interview na yun, may petition na for you. Yung mga itatanong sa'yo, yun din yung mga nasa application form mo sa DS-160. So yun nga, bakit mo gusto pumunta ng Amerika? Siyempre sabihin mo, mag-work ka for this religious organization. Ganyan. Kenneth Danga, good day Kuya Vince. I would like to clarify some things to ask. I am your regular viewer here. Here my question po, Kuya Vince. Is there a great chance to have a decent job? Or probably would say, ano can get their EB visa to have a decent job? Ano talaga? Lasing ka ba? De, joke lang. If it's your first time to work outside in the Philippines by just having 3 to 5 years experience of work here and degree holder that's non-board course. Because I was to have the same field like you po, Man-Ac, Managerial Accounting, but still student, third year. Thank you. Ano bro? Pinahirapan mo ako doon. So third year college student ka pa lang, Managerial Accounting yung major mo. Pag first time mo mag-work sa ibang bansa, kung okay lang bang meron kang 3 to 5 years work experience dyan sa Pinas, tas non-board course siya. Oo naman, ako nga, non-board course. Ang kinaibahan lang, kasi ako, I graduated 2012, and then umalis ako ng Pinas 2019. So, 7 years ng work experience ko, hindi naman siya board. Wala namang board yung sa akin. Oo naman, makakahanap ka naman ng work. So, ano lang yun talaga, tiyagaan lang makahanap ng, ano, ng employer na magpe-petition sa'yo kung gusto mo employment base. Kung ayaw mo ng employment base, may iba namang route, family base, meron ka bang parents or siblings or baka meron ka jowa, fiancé visa, parang yun yung mas mabilis. So yun. So that's it for today guys. Maraming salamat sa mga nag-comment, sa mga hindi ko nasagot. Sorry pero nabasa ko naman lahat yun. Kukomenta natin hanggat sa ating makakaya. At guys, by the way, nag-start pala ako ng aking bagong gaming channel. Please follow and like my Facebook page, yung personal ko, yung Vince Leonardo. And then also, please follow and like yung gaming channel ko sa Facebook and YouTube. Ano siya? Asian Beans. So yun yung ano ko, alter ego. So alter ego, yun yung gaming channel ko. Magla-livestream ako sa FB, tapos magla-livestream din ako sa YouTube. So, magkaibang channel yun. Ano lang, kasi maglalaro ako eh. So, might as well livestream na lang din. So, let's see, sometime dadali na ito. Pero, enjoy lang. Ayan. Again, maraming salamat sa panonood. Don't forget to follow me on my social media accounts. And I will see you on my next vlog. Bye-bye.